sa daigdig ng Sindak at Lagim. Hindi ka ba nagtataka? Sa mga una pang nagtaka, dito sa daigdig ng Sindak at Lagim, ay wala pang napabalita ang bumalik ng buhay. Lalakbayin mo pa rin ba? Halina at samahan niyo ako maglakbay sa daigdig ng Sindak at Lagim. Pasok ko sa loob ng isang kwarto sa bahay ni Lola ay bumungad sa akin ang mga larawang nakasabit sa dingding. Isa-isa kong tiningnan ang mga larawan. Sa unang larawan ay may matandang lalaking may dalang palakol. Habang tinititigan ko ang kanyang mga mata ay bigla akong kinabahan. Sa ikalawang larawan ay may isang pare na walang ulo at may dala itong malalaking kadena. Sa ikatlo ay nakita ko ang serpente na may pitong ulo. Sa ikaapat na larawan ay nakita ko ang napakaraming zombie at ang panlima ay may dalawang taong nakatalikod na nakaupo sa isang bangko. Pagkatapos kong pagmasdan ang mga larawan ay nahagip ng mga mata ko ang anim na baso ng kape na umuusok pa sa ibabaw ng maliit na lamesa. Napakabango ng kape. Naaakit akong tikman ito. Lumapit ako sa lamesa at kinuha ang isang baso ng kape na may disenyong robot at tinikman ko. Nagtataka ako sapagkat ang kapeng tinikman ko ay ang tabang pero nanunuot sa aking ilong ang aroma nito. Welcome to that game. For you to escape, defeat DM. Muntikan ko nang mabitiwan ang hawak kong kape dahil sa gulat. Kumunot ang aking noo sa tinuran ng malarobot na boses. Ano kayang ibig ipahiwatig ng boses? Napatigil ako sa pagmumuni-muni nang malanghap ko ulit ang aroma ng kape. Inilagay ko ang hawak kong kape sa lamesa at pinagmamasdang mabuti ang natitira pang limang baso na nakalinya. Lahat ng baso ay kulay itim, walang disenyo. Di tulad ng unang baso, pinili ko ang unang baso ng kape at tinikman. May lasa itong pandan. Nagustuhan ko ang lasa, kaya inubos ko ang isang baso ng kape. Maya-maya pa, ay biglang yumanig ang aking inaapakan. Napakapit ako ng mahigpit sa lamesa upang hindi ako matumba. Ipinikit ko ang aking mga mata at nag-usal ng isang orasyon. Orasyon para proteksyonan ako. Kinalma ko ang aking sarili. Nang maramdaman kong tumigil ng pagyanig, iminulat ko ang aking mga mata at tumambad sa akin ng isang lumang sementeryo. Inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid at napagtanto kong nasa ibang lugar ako. Wala na ako sa loob ng kwarto. Dead Game Level 1 Axeman 5 minutes to defeat the enemy. Narinig ko na naman ang boses na nagsilbing gabay sa aking gagawin. Ano kaya ang mangyayari sa akin kung hindi ko mapatay ang aking kalaban? Makakabalik pa kaya ako kung saan ako nanggaling? Napaantada ako nang may biglang lumabas na timer watch sa aking braso.
Inihakbang ko ang aking mga paa papasok sa loob ng lumang sementeryo. Wala akong napansing kakaiba maliban sa isang matandang lalaking nakatalikod na nakaupo sa maruming nitso. Lumapit ako sa kanya at umupo sa kanyang harapan. Nakita kong may bit-bit siyang palakol sa kaliwang kamay. Mabilis akong lumayo sa matanda nang maalala ko ang aking misyon. Pagtingin ko sa timer, 4 minutes na lang ang natira. Mabilis na tumayo ang matanda at nilapitan ako. Itinaas niya ang kanyang dalang palakol, pero bago pa man ito tumama sa aking leeg, ay binigyan ko na siya ng isang malakas na tornado kick. Napaatras siya sa ginawa ko. Sinundan ko ito ng sunod-sunod na hook kick at straight punch. Tumama ito sa kanyang solar plexus at mukha. Tumilapon ang matanda sa ibabaw ng mikso. Nabitiwan niya ang bitbit niyang palakol. Tiningnan ko ang timer, 49 seconds na lang. Pinampot ko ang palakol at lumapit ako sa matanda. Pinugutan ko siya ng ulo. Sumirit ang kulay itim na dugo mula sa kanyang leeg. Level 1 completed. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang matapos ko ng unang misyon. Biglang lumitaw ang maliit na lamesa sa aking harapan. May 4 na baso ng kape na nakalinya sa lamesa. Pinili ko ang 4 na baso ng kape at uminom. May lasa itong guyabano. Hinintay kong mapunta ako sa ibang lugar, ngunit hindi. Nanatili lang ako sa lumang sementeryo. Dead game level 2. Zombies. 5 minutes to defeat the enemy. Tinignan ko ang timer at nagsimula na itong magbilang. Napanganga ako sa aking nakita. Nagsilabasan ang maraming zombie. Naaagnas ang mga mukha nila. May biglang lumabas na zombie malapit sa aking paanan at hinawakan ito ang aking paa. Gamit ang palakol, pinalakol ko ang kanyang kamay. Nabitiwan niya ako kaya mabilis akong tumakbo palayo sa kanila. Kumabog nang malakas ang aking dibdib nang makita kong hinahabol ako ng 10 zombie. Tagatak na rin ng butlig-butlig kong pawis. Bigla akong tumigil sa pagtakbo at mabilis akong humarap sa kanila. Binigyan ko ng sunod-sunod na flying kick at isa-isang pinugutan ng ulo. Combination of back fist strike and side kick naman sa dalawa pang zombie. Hindi ko namalayan ang isang zombie na lumapit sa akin. Kinagat nito ang aking kaliwang balikat. Simigaw ako nang gumaon ng matutulis nitong mga ngipin. Binigyan ko siya ng jab punch at mabilis na pinalakol ang kanyang ulo. Pagtingin ko sa aking balikat, nakita kong masaganang tumaloy ang dugo. May 30 seconds na lang akong natira. Binilisan ko ang aking kilos. 5, 4. Hindi ko ininda ang sugat sa aking braso. Tumakbo ako palapit sa natirang zombie. Nang malapit na ako, tumalon ako ng mataas at sa paglapag ko sa lupa, buong lakas kong pinalakol ang ulo nito. Level 2 completed. Pasalampak akong naupo sa gilid ng nitso dahil sa pagod. Naliligo na rin ako sa sariling pawis. Pinunit ko ang laylayan ng aking damit at itinali sa aking sugat ang balikat. Nararamdaman kong unti-unting namamanhid ang aking buong katawan. Ayon sa nalaman ko, isang oras pa bago umepekto ang virus ng zombie, kailangan kong makahanap ng lunas. Nakita ko ang natitirang 3 baso ng kape na biglang lumitaw sa ibabaw ng nitso. Kinuha ko ang 2 baso at tinikman. Lasang mangga ang aking napili.
Ngayon lang ako nakatikim ng kape na gawa sa iba't ibang klase ng butas. Maya-maya pa ay may nakakasilaw na liwanag ang tumama sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nang maramdaman kong wala na ang liwanag, ay iminulat ko ang aking dalawang mata at bumulaga sa aking harapan ang mga sirang imahe ng Diyos na nakakalat sa semento. Inilibot ko ang aking paningin at napagtanto kong nasa loob ako ng lumang simbahan. Dead Game Level 3, Priest, 5 minutes to defeat the end. Nakita kong nagsimula ng magbilang ang timer. Sa aking pagtayo, nakita ko ang palakol na ginamit ko kanina. Kinuha ko ito at paika-ikang naglakad patungo sa pintuan ng simbahan. Hindi pa man ako tuluyang nakalapit sa pintuan ay napasubsob ako sa semento ng tumama sa aking likuran ang isang kadena. Nabitiwan ko rin ang dalawang palakol. Namilipit ako sa sobrang sakit. Tumayo ako, ngunit tumama na naman sa aking likod ang kadena. Nahagip ng paningin ko ang timer sa aking braso. 3 minutes na lang ang natira. Dahan-dahan akong tumayo at tinampot ang palakol na nabitiwan ko kanina. Nakita kong hahampasin na naman ako ng paring walang ulo. Bago pa man tumama ang kadena sa akin, ay inihagis ko sa kanya ang palakol. Bumaon nito sa kanyang dibdib. Sumirit ang kulay itim nitong dugo. Kinuha niya ang palakol sa kanyang dibdib at bigla niya itong inihagis sa akin. Tumama ang palakol sa kanan pumita. Bumagsak ako sa semento at namilipit sa sakit. Halos panawan na ako ng uliran. Marami na ring dugo ang nawala sa akin. 5, 4! Biglang pumatak ang aking luha. Bakit masakit? Kinuha ko ang palakol na bumaon sa aking hita. Sumigaw ako ng malakas dahil sa sakit. 3, 2, inihagis ko ulit ang palakol sa paring walang ulo at sa pagkakataong ito ay bumaon ng palakol sa kanyang dibdib kung saan nandoon ang puso. Bumagsak ang kanyang katawan sa semento. Level 3 completed! Magpapahinga muna ako! Tama na! Aray! Sumigaw ako ng malakas, umaasang may makarinig sa akin. Quiero! Lose out! You'll die! Hindi ako pwedeng tumigil. Kapag tumigil o matalo ako, mamamatay ako at mawawalan ng saysay ang lahat ng aking nasimulan at pinaghirapan. Nakita ko ang dalawang natitirang baso ng kape sa semento. Hindi ko muna ito nilapitan. Kumikit ako at nag-concentrate. Nesing, Enabab, Iloreng, Kasaram, Mobim, Tiksam, Aratum, Aksum, Okram, Iyan. Nagusal ako ng orasyon para tumigil ang pagturo ko ng aking mga sugat at orasyon para sa aking karagdagang lakas. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa aking katawan. Tumigil na rin sa pagdurugo ang aking sugat. Nang magkaroon na ulit ako ng lakas, ay tumayo ako at nilapitan ang baso na may lamang kape.
Kinuha ko ang isa at tinikman. May lasa itong mansanas. Maya-maya pa, ay bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Death game level 4. Servant, 5 minutes to defeat the enemy. Narinig ko na naman ang boses. Para lang akong nasa loob ng isang video game. Hindi makakalabas hanggat hindi pa natatapos ang laro. Pero ang kaibahan lang ay buhay ko ang nakataya. Kapag hindi ako nanalo, mamamatay ako. Dahan-dahan akong bumangon. Sa aking pagbangon, bumulaga agad sa aking harapan ang isang dambuhalang serpente na may 7 ulo. Hindi pa man ako nakapaghanda, ay inatake na ako ng serpente. Tumilapon ako at bumagsak ang aking katawan sa batuhan. Napaigik ako sa sakit nang bumuo ng matutulis na bato sa aking tuhod at tiyan. Gumapang ako patungo sa kadena at mahigpit ko itong hinawakan. Kinuha ko rin ang palakol sa tabi nito. Sinulyapan ko ang timer. 3 minutes na lang. Hindi ko ininda ang sakit sa aking tuhod. Mabilis akong tumakbo, palapit sa serpente at inihampas ang hawak kong kadena ng paulit-ulit. Nararamdaman kong nanghina ito. Binilisan ko ang aking kilos. Iginapos ko sa katawan at ulo ng dambuhalang serpente ang kadena. Pagkatapos ay pinugutan ko ito ng ulo. 5 ulo ng aking naputol. Isinunod ko na sana ang 6 na ulo, ngunit bigla itong nawala sa pagkakatali sa kadena at tinuklaw ako. Five, four, three. Biglang namanhid ang aking buong katawan. Bago ako nawala ng malay, ay ibinuhos ko ang aking natitirang lakas. Pinalakol ko ang 2 ulong natitira. Kasabay ng pagbagsak ng serpente, ay pagbagsak ng aking katawan sa batuhan. Level 4 completed. Nanlalabo ng aking paningin nang marinig ko ang boses. Nag-aagaw na naman ang liwanag at dilim. Sa di kalayuan ay may naaninag akong isang taong papalapit sa akin na may dalang isang baso. Lumapit siya sa akin at inalalayan ako. Pinainom niya sa akin ang dala niyang kape. Walang lasa, para lang akong uminom ng tubig. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Nararamdaman ko unti-unting nawawala ang sakit sa aking katawan. Pusa ring naghilom ang aking mga sugat. Bumalik din ang aking naturang lakas. Ang kapeng ito ay may halong gamot. Kaya nitong paghilumin ang lahat ng iyong sugat. Ang virus ng zombie at ang venom ng serpente na kumalat sa iyong katawan ay magagamot sa kapeng ito. Ihanda mo ang iyong sarili sapagkat may mabini ka pang pagsubok na kailangan mo malagpasan. Dito masusubok kung gaano katatag ang iyong kalooban. Kapag nalagpasan mo ang huling pagsubok, palaya kang makakabalik sa iyong pinanggalingan. Pero kapag natalo ka, mamamatay ka. Anong ibig mo sabihin, Minipini? Sino? Gusto ko pa sana siyang tanungin, ngunit bigla na lang siyang tumayo. Sino kaya siya? Princess Kiara. Mahina niyang sabi. Princess! Sandali! Princess! Gusto ko pa sana siyang kausapin, ngunit bigla nang nag-iba ang paligid. Death game final round. Parents, 10 minutes to defeat the enemy.
pamilyar sa akin ang lugar. Inilibot ko ang aking paningin. Nakita ko ang kutseng kulay itim na nakapark sa gilid ng bahay. Hindi ako maaaring magkamali. Nandito ako sa labas ng aming bahay. Mabilis akong pumasok sa loob at nakita ko sina Mama at Papa na nakatalikod sa akin. Sumilay ang ngiti sa aking labi. Inilagay ko ang dalakong palakol sa aking paanan at niyakap ko si Mama sa kanyang likuran. Matagal na ring panahon na hindi ako nakauwi sa bahay. Hindi ko kayang patayin ang magulang ko. Dibaling ako ang mamatay, huwag lang ang aking mga magulang. Anak, nandito ka. Akala namin ang papa mo hindi ka nauuwi. Namiss ka namin, Kiero. Niyakap ako ni Mama ng mahigpit. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. 7 minutes to defeat the enemy. Mahal na mahal ka namin, Kiero. Gawin mo na ang mission mo. Niyakap na rin ako ni Papa. Hindi! Hindi! Hindi ko kaya! Ayoko! Hindi ko kayo kayang katayin! Mahina kong sabi sa kanila habang patuloy na dumadaloy ang aking mga luha. Parang unti-unting dinudurog ang aking puso. 5 minutes to defeat the enemy. Kaunti na lang ang natitirang minuto. Hindi ko kayang patayin ang mga magulang ko. Umarap si Mama sa akin at pinaupo ako sa kanyang tabi. Hindi ko sila kayang tingnan. Patuloy pa rin pumapatak ang aking mga luha. Ako, yung taong mahilig magtago ng emosyon. Pero pagdating sa mga magulang ko, mahina ang aking kalooban. Ikinuyom ko na lang ang aking mga kamao. 3 minutes to defeat the enemy. Kiero, patayin mo na sila. Kung ayaw mong ikaw, patayin nila. Napaantada ako nang marinig ko ang boses ng isang babae. Hindi ako maaaring magkamali. Boses iyon ni Princess Kiara. Paglingon ko kay Mama at Papa, unti-unting nagbago ang kanilang anyo. One minute to defeat the enemy! Mabilis kong kinuha ang aking palakol at pinalakol ang leeg ni Mama. Gumulong ang ulo niya sa sahig. Maya-maya pa, ay naramdaman kong may matigas na bagay ang tumama sa aking. Bumagsak ako sa sahig. Pagharap ko, nakita ko ang isang halimaw na nakapaibabaw na sa akin. 30 seconds to defeat the enemy. Pronto, hikong active! Selfie, protection! Matapos kong banggitin ang orasyon, nakita kong hindi na kumikilos ang halimaw. Mabilis akong tumayo at kinuhang palakol. Buong pwersa kong tinaga ang kanyang ulo at dibdib. Maya-maya pa, ay biglang naglaho ang kanilang katawan. Game over! Kiero, congratulations! You won! Open the white door. Good luck! Sumilay ang ngiti sa aking labi nang malagpasan kong lahat ng pagsubok. Ang lahat ng nakakalaban ko sa death game ay ang mga larawang nakita ko sa dingding. Inayos ko muna ang aking damit bago tinungo ang puting pintuan. Sa pagbukas ko ng pinto ay isang sorpresa ang bumungad sa akin. Congratulations, Kiero! Congrats, pre!
Uy, congrats! Sabay-sabay na bati ng aking mga kaibigan. Makikita ko sa mga mukha nila ang saya at paghanga. Tiningnan ko ang kanilang pinapanood at nakita ko sa screen ang lahat ng mga manunulat sa loob ng bahay ni Lola. Masaya ako sapagkat kami ang nanguna sa listahan. Nakita ko ang pangalan ko katabi ang pangalan ng taong lumikha sa akin. Ay ang genre ng kwartong aking pinasukan. Binasa ko ang mensaheng nakasulat sa ibaba ng aking pangalan. Congratulations, Kiero and Manny. Nalagpasan ninyo ang unang aktibidad. Nagmamahal, Lola Kiara. Wakas. Matapos ang larong death game, ay dinala na naman ako ni Kiara sa isang kwarto na may nakasulat na horror room. Maraming salamat, Kiara. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin, Kiero. Dalangin ko na sana'y malagpasan mo ulit ang ikalawang pagsubok na binigay sa'yo ni Lola. Galingan mo. Dahil kung hindi ka magtatagumpay, eh hinting-hindi ka na makakalabas pa sa kwarto niyan. Lumapit siya sa akin at hinalikan ang aking pisngi. Hindi ako agad nakakilos sa ginawang paghalik ni Kiara sa akin. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yun. Sumilay ang ngiti sa aking gabi. Maraming salamat ulit sa iyong tulong, Kiara. Ngiti lang ang itinugo ni Kiara sa akin bilang tanda ng pagsang-ayon. Humarap ako sa pintuan ng kwarto at inihanda ko muna ang aking sarili. Kiero! Gamitin mo nga palang kunyal na ito dahil makakatulong ito sa'yo. Iniabot niya sa akin ang kunyal na kulay pila. Thank you. Tanging ngiti lang ang isinagot niya sa akin at pagkatapos ay iniwan na niya ako sa harap ng kumpay. Hinawakan kong siradora at dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, ay bumungad sa akin ang isang ilog. Nagtataka ako dahil imbis na tubig ang umaagos dito, ay napalitan ito ng malapot na dugo. Hinawakan kong aking sentido bilang tanda na hindi ko nagugustuhan ang aking nakikita. Ikinalma ko ang aking sarili at inilibot ang aking paningin sa kabuuan ng ilong. Paglingon ko sa aking likuran ay wala na ang pintuan. Bigla na lang itong naglaho sa kawalan. Nakita ko ang mga lumang kabaong sa gilid ng ilong at sa bawat kabaong ay may isang manok at tatlong itlog ang nakapatong dito. Medyo makulimlim rin ang paligid dahil sa mga nagtataasan at naglalakihang manok. Pati ang mga dahon ay sumasayaw dahil sa malakas na hangin. Hinilot ko ang aking sentido dahil hindi ko talaga nagugustuhan ang aking nakikita ngayon. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking paa papalapit sa ilog. Ngunit natigilan ako nang mapansin kong bumulupot sa isang paa ko ang ugat ng puno. Mabilis kong kinuha ang punyal na binigay sa akin ni Kiara at ginamit ko ito upang maputol ang ugat ng puno.
na nakapulupot sa aking paa. Laking gulat ko na lang dahil ang ugat na pinutol ko ay nagiging itlog. Dahil mahabang ugat ng puno, kaya marami ring itlog ang lumitaw. Ipagpapatuloy ko na sana ang aking paghakbang, ngunit ako'y natikilan. Dahil ang mga itlog na aking nakikita ay unti-unting nabibiyak at lumalabas dito ang napakaraming naglalakihang mga zombies. Bakit naging zombie ang mga itlog? Akala ko, sisiw ang lalabas. Pero nagkamali ako. Tumakbo ako ng mabilis palayo sa mga zombies na humahabol sa akin. Natigilan ako sa pagtakbo nang biglang nagsulputan ang iba pang mga halimaw sa paligid. Sa bandang kanan ay biglang lumitaw ang sarpareng walang ulo na may dalang kadena. Sa bandang kaliwa naman ay nandoon ang isang matandang lalaking may dalang palakol. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili na kabahan dahil sa rami ng mga halimaw na biglang nagsulputan kahit saan. Wala na akong madadaanan pa kundi ang ilog na puno ng malapot na tubo. Mabilis akong tumakbo patungo sa ilog at mabilis na lumusong dito. Hindi pa man ako nagsisimulang lumangoy nang maramdaman kong may pumulupot sa aking paa. Huminga ako ng malalim at pinikit kong aking mga mata. At pagkatapos ay pilit kong pinutol ang bagay na nakapulupot sa aking paa. Nang maputol ko ito, ay nagmamadali akong lumangoy patungo sa kabaong kung saan may nakapatong na manok at itlog. Nang nasa malapit na ako sa kabaong, ay napapikit ako dahil sa isang liwanag na nagmumula sa manok. Kero! Makinig ka! Kailangan mong maghanap ng tatlong ginto at nag-iisang manok na kulay bahaghari. Kapag makita mo yon, ay dalhin mo ito sa kuweba na matatakpan sa ilalim ng ilog ng dugo. Ipatong mo ito sa isang baturoon sa ilalim ng kuweba upang mabuksan mo ang pintuan na nandoon sa ilalim. Pintuan na yun, papalabas! Mag-iingat ka sa pagpili ng mga itlog dahil sa oras na magkamali ka ay madadagdagan ang iyong mga kalaban! Rinig kong sabi ng manok sa akin, pero alam kong kay Kiara iyon nang gagaling. Dahil siya lang naman ang tumutulong sa akin sa tuwing nasa pingit ako ng katayan. Mabilis akong umahon sa ilog at kinuha kong isang gintong itlog na nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Pagkahawak ko sa itlog ay biglang lumabas ang isang dambuhalang ginta. Ibig sabihin na mali ang itlog na nahawakan. Sobrang bilis ang mga pangyayari. Bigla akong tinalon ng dambuhalang ninta dahilan upang mawalan ako ng panimbang at nahulog ulit ako sa ilog na puno ng dugo. Nahirapan na rin akong huminga dahil nakainom ako ng dugo. Naramdaman kong namamanhid ang aking katawan dahil sa lintang nakatikin sa akin at sinisipsip ang aking dugo. Buong lakas kong isinaksak ang hawak ng punyal sa katawan ng linta. Nangangalay na ang aking braso sa kakasaksak sa ilalim ng dugo. Nararamdaman kong unti-unting natatanggal ang linta na nakasipsip sa aking katawan. Hindi pa man ako tuloy ang nakaahon sa ibabaw ng dugo nang maramdaman ko na naman na may pumulupot sa aking bewang. Nahihirapan na akong huminga. Malapit na akong maubusan ng hangin sa ilalim ng dugo. Ayaw ko ring ibuka ang aking mga mata dahil ayaw kong mapasukan ng dugo ang aking mga mata.
Hinawakan kong maigi ang punyal nang maramdaman kong umangat ang aking katawan sa ibabaw ng dugo. Habol kong aking hininga nang makaahon na ako dahil sa isang nilalang na nakapalupot sa aking baywang. Nang tingnan ko ito, ay laking gulat ko na lang dahil isang serpente pala ang pumulupot sa akin. Huminga ako ng malalim nang lumusog na naman sa ilalim ng dugo ang serpente. Pinagsasasaksak ko sa ilalim ng dugo ang katawan ng serpente na nakapulupot sa akin. Maya-maya pa ay naramdaman kong unti-unting lumuluwag ang pagkapulupot nito. Mabilis akong lumangoy patungo sa ulo ng serpente at isa-isa ko itong pinuputan ng ulo. Nararamdaman kong namamanhid na rin ang aking katawan at nawawalan na rin ako ng lakas dahil hindi biro ang makipagpatayan sa gitna ng malalim na dugo. Pagkatapos kong mapatay ang serpente, ay mabilis akong umahon ulit sa dugo dahil nakita ko ang paring walang ulo na lumusok sa ilo. Pati ang mga zombies ay lumusok na rin upang makatawid kung saan ako man. Napasubsob ako bigla sa kabaong nang mapansin ko ang palakol na lumipad patungo sa akin. Mabuti na lang at nakita ko kaagad iyon dahil kung hindi ay baka rito na ako mismo mamamatay. Mabilis akong tumayo at binigyan ko ng isang suntok ang matanda. Hindi na ako nagsayang ng oras. Ibinaon ko sa kanyang dibdib ang hawak kong punyal at pagkatapos ay pinugutan ko ito ng ulo. Nakita ko ang isang gintong itlog na nakapatong sa isa pang kabaong. Mabilis ko itong kinuha at sobrang saya ko dahil sa wakas ay tama na rin ang itlog na aking nahawakan. Hindi ito nagbago. Tumakbo ako ng mabilis patungo sa likod ng malaking. Kumuha ako ng dahon at inilagay ko ang itlog sa ibabaw nito. Dito ko muna itatago ang itlog hanggang hinahanap pang iba. Anong kwantong hingson sotang kwerpong? Matapos kong mag-usal ng orasyon, ay naramdaman kong may enerhiyang dumaloy sa aking buong katawan at unti-unti na rin kumalik ang dati kong lakas. Hindi na ako nagsayang ng oras. Mabilis akong tumakbo sa isang malapad na bato at maingat na hinawakan ng isang gintong itlog na nandoon. Akala ko, tama na naman ako, pero nagulat lang ako nang biglang lumabas mula rito ang isang babaeng duguan ng mukha. Basag ang ulo nito at nakalaylay pa ang kanyang mahabang dila na abot hanggang tungod. Nakakatakot pagmasdan ang kanyang mukha dahil may mga uod na nagsisilabasan dito. Ang kanyang mata ay nakaluwa habang umaagos ang dugo rito. Mabilis akong lumayo sa kanya dahil sa takot, pero hindi ako nagpadala. Mabilis ko siyang binigyan ng flying kick sa mukha dahilan upang maputol ng tuluyan ang ugat ng kanyang mata. Nakita kong nahulog ito sa ilog na puno ng dugo. Inundayan ko siya ng saksak sa kanyang buong katawan. Hindi ko ito tinitikilan hanggat hindi ito nagkalasog-lasog. Paglingon ko sa aking likuran ay nakita kong isang manok na kulay bahaghari na dumapo sa isang sanga ng puno malapit sa matandang lalaki na wala ng buhay. Mabilis akong tumakbo palapit sa puno at hinawakan ng manok. Ngunit bigla na lang itong nagbago ng anyo at nagiging manananggal ito. Nagulat na lang ako nang bigla akong sinunggaban ng manananggal. Namilipit ako sa sakit nang bumagsak ang aking katawan sa maturis na bato. Nabitiwan ko rin ang hawak kong punyal. Hindi pa man ako tuluyang nakatayo, ay umatake na naman ulit ito.
Sobrang hapdi at sakit ng aking mga braso dahil sa matutulis itong mga kuko na bumaon sa aking braso. Napasigaw ako sa sakit ng bumaon sa aking tiyan, ang matulis at mahabang kuko ng manananggal. Gamit ang dalawa kong daliri, ay sinundot ko ang dalawang mata nito. Nagsisisigaw ang manananggal dahil sa ginawa ko. Nakita kong nagdurugo ang mga mata nito na siyang naging dahilan upang hindi niya ito makakita pa. Mabilis kong dinampot ang aking punyal na nabitiwan ko kanina at ibinaon ko ito sa dibdib ng manananggal. Nakita kong nangingisay ito at pinagtagal ay hindi na ito humihinga. Napasandal ako sa malaking bato at tinignan ang mga zombies na tuluyan nang nakatawid sa ilog na puno ng dugo. Nagpahinga muna ako saglit at pagkatapos ay mabilis kong nilapitan ng isang gintong itlog na nakatago sa ilalim ng halaman na kulay asul. Pinagmamasdan ko ito ng maigi dahil baka bagong kalaban na naman. Ipinikit ko ang aking mga mata at nag-focus. Nang maramdaman kong walang kakaiba sa itlog, ay mabilis ko itong dinampot. Halos magtatalon na ako sa tuwa dahil dalawang ginto na ang aking nakuha. Isa na lang ang kulang at ang manok na kulay bahaghari. Hinawakan kong maigi ang gintong itlog at tumakbo ako ng mabilis patungo sa batuhan. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib nang makita ko ang maraming zombie na papalapit sa akin. Nahihirapan ako sa pag-angkit sa bato dahil madulas ito. Habang papaakyat ako, ay nakita ko ang bahagharing manok sa ibabaw ng malaking bato. Binilisan ko ang aking kilos at mabilis na hinuli ang manok. Ngunit huli na lang mapagtanto kong mali ang manok na aking nahuli. Nahulog ako mula sa itas ng bato patungo sa ilog na puno ng dugo. Nararamdaman kong lumubog ang aking buong katawan sa ilalim. Habang papalubog ako, ay ininulat ko ang aking mga mata nang maramdaman kong nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa kailaniman ng ulo. Nakita ko roon ang isang malapad na bato na sinasabi sa akin ni Kiara at ang kuweba kung saan naroon ang pinuhuan. Lumangoy ako papalapit doon at maingat kong inilagay ang gintong itlog sa ibabaw ng bato. Nang masigurado kong maayos nang nakalagay ang itlog, ay mabilis akong lumangoy paitaas upang hanapin ang natitirang itlog at manok. Nang nasa ibabaw na ako ng bato, ay parang nawalan na ako ng pag-asang makuha pa ang natitirang itlog. Dahil nakita ko ang maraming zombie na nag-aabang sa akin. Lumangoy ako sa ilalim ng dugo patungo sa dulo nito upang hindi ako mapansin ng mga zombie sa itaas. Inihanda ko ang aking tunyan at mabilis na umahon sa dulong bahagi ng dulo kung saan walang zombie. Tumakbo ako ng mabilis palapit sa isa na namang itlog na nakapatong sa ibabaw ng malaking dahon. Mabilis ko itong kinuha at sa di inaasahang pagkakataon ay biglang lumabas ang isang aswang sa loob ng itlog. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Tumutulo rin ang malagkit itong laway sa pagitan ng kanyang matutulis na mga pangil. Nakita kong tumalon patungo sa akin ang aswang. Mabuti na lang at nakailag ako. Medyo nahirapan ako dahil sobrang nakasito. Napaigit na lang ako sa sakit nang bumagsak na naman ako sa batuhan. Nararamdaman kong namamanhit na rin ang aking katawan dahil sa sobrang nakapukong kanina sa mga kamay ng manunggan. Sinipa kong aswang ng buong lakas. Tumilapon ito sa ilog. Nakita kong tuluyan na itong itlog sa ilalim. Ibinaling ko ang aking paningin nang marinig ko ang ingay na nagbubula sa aking tinuran at laking
agad ko na lang nang makita ko ang dalawang zombie na papalapit sa akin. Tumakbo ako sa malaking bato at galing doon ay tumalon ako patungo sa isang zombie at mabilis ko itong pinuntan ng ulo gamit ang punyal. Backkick na naman ang ibinigay ko sa isa pang zombie dahilan upang tumilapon ito sa ilo. Sa bikalayuan ay may nakita akong bahagharing manok at isang gintong iglog katabi nito na kumikislap-islap sa ibabaw ng malaking ulo. Inilagay ko muna ang punyal sa aking kagiliran at pagkatapos ay umakyat na ako sa puno. Hindi naman ako nahirapan sa pag-akyat dahil sanay naman ako. Nang nasa harapan na ako ng manok, ay maingat ko itong hinawakan at ang itlog ay inilagay ko sa aking mga. Medyo nahirapan din ako sa pagbaba sa puno dahil may hawak akong manok. Nang tuluyan na akong makababa, ay kinuha ko ang itlog sa aking bunganga at maingat ko itong hinawakan. Mabilis kong pinuntahan ang kubo kung saan ko iniwan ang itlog kanina. Malapit na sana ako sa puno nang biglang humarang sa aking harapan ang isang bulaklak na kulay itim. May marami itong mga mata at mahahabang mga tingin. May bunganga rin ito na kasing laki ng bola at may mga ngipin din na paniguradong magkalasog-lasog ang katawan ko kapag nakain ko ito. Nagpagulong-gulong ako sa damuhan nang biglang umatake sa akin ang ugat ng bulaklak. Lumihis ako ng ibang daan dahil hindi ko kaya ang halimaw ng bulaklak na ito. Doon na lang ako dumaan kung saan may nakaharang na dalawang zombie. Pareho ko silang binigyan ng tigisang mga sipa sa kanilang mga mukha. Nang makita kong natumba na ang zombie, ay pinuntahan ko agad ang puno at mabilis na dinampot ang itlog sa ibabaw ng dahon. Nang makumpleto ko na ang dalawang itlog, ay tumakbo na ako patungo sa ilog. Mabilis akong sumisid sa ilalim ng ilog na puno ng dugo. Malapit na akong maubusan ng hangin kaya binilisan ko pa ang aking paglamoy. Nang marating ko na ang malapad na bato, ay maingat kong inilagay doon ang bagharing manok at ang tatlong puno. Nakita ko na naman na biglang bumukas ang pintuan sa ilalim ng preba. Lumabas ako sa pintuan at umuwi sa aking harapan ang pamilyar na sili. Congratulations, Kiero. Napahanga mo ako sa katapangan. Yara, dito ka? Maraming salamat. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Congratulations! Good luck sa susunod na pagsubok. Wakas,